Hi guys, pakita ko sa saan kami bumibili ng beer. So nandito kami sa may Choi Trams DIP saan bilihan ng beer. So bago kayo makabili ng beer, kailangan meron kayong license. Pero hindi ata tayo pwede mag-video sa loob. It's a try ko, magtatanong ako. Guys, ayan o, yung maliit na shop na yan. Nakapag-video ako konti lang. Konti lang kasi natatakot ako. Hindi ko alam kung makikita niyo yun. Pumili lang kami ng apat na Red Horse, guys, dalawang Hanikin. Punta kami ng Alcos. Sa third na to, ba? Pakita ko sa inyo yung anong pangalan nito? Ito ay empty na office warehouse. Bali, ang mangyayari nito, maybe in the few months, magkakaroon ito ng mga table dito, which is for the real estate, for the iba pang, kasi bali dalawa yung company na inopen ng ni Taj. Yung sinabi ko sa inyo before, electrical tsaka real estate. Kaya naman ako sumama kasi ito. Ayan dito. Kita nyo ba yan? Hanikin. Ito, it derham is a maalikabok siya, besh. Maalikabok. Ito, it derham is a, pero ayaw ko ng lasa nito. Okay naman siya, kaso medyo tubig yung lasa for me. Kasi yung alcohol niya is 5% lang. Whereas sa Red Horse, ang alcohol percent niya ay 8%. So medyo matapang yung Red Horse. Ayaw kasi nang umiinom na walang effect sa katawan. Parang tubig lang yung iniinom ko. Ayaw ko nang ganun na nabuboring ako. Alam niyo yung nakikita mo sila from the start, tapos nag-open ng business, tapos from here, from empty. In the few months, baka may mga staff na dito, so hindi natin alam, di ba? Kaya nilinis namin to lahat. Ayan, yun, nilinis namin yan. Yan, itong toilet nila. Toilet, and then, itong babae. Diyan. So, yun si Taj. Dito lang na siya natutulog. Wala pa kasi siyang room ngayon. Dito lang siya natutulog. Sa floor. May-ari nito before. Ito yung business nila. CAD Air Conditioning, Price Golf, Assistant, General Manager. Uwi ako mamaya, mga alas dos na siguro, alas tres. Siyempre, ihatid. Ihatid, pumunta din kami ng DIP mamaya. Ito lang naman yung time pass ko kasi hindi naman ako masyadong magala, hindi ako gumagala or what. Gagala lang ako pag susunduin ako ng sasakyan. Pero pag pupunta akong metro, magta-travel ako by metro, hindi ko kaya. Hindi ko kayang gumala na mag-travel. Gusto ko gumala na susunduin ng sasakyan, ganun. Kasi mahirap mag-commute. Nag-makeup ka, tapos yung makeup mo napunta lang sa pagod, sa stress. Hate ko kasi yung travel. Pwera na lang kung work-related, yun, mag-travel ako. Pero gala, no. Hate ko, ayaw ko, hindi ako for double. So dahil may sasakyan sila, and nag-offer sila na gusto mo pumunta ng warehouse, okay, go. No problem, as long as my car. Yan lang naman. So mamaya, sama ko kayo pag-uwi ko na ng bahay. Grabe naman mula na yung mukha ko. Kunti pa rin nainom ko, hindi pa naubos yung kalahati nito. Hindi kasi ako kumain. Kaya parating na yung manok na in-order. Ito na yung food ko! Yan. Let's fucking go. Now that quick quotes. Kagigising ko lang guys. Kasi maingay. May nag-aaway. Kaya nakikinig na lang ako. Gabi yung antok ko. Hindi ko alam kung ano.
Hindi ko alam kung summer kaya maraming ipis, pero sobrang daming ipis na pumapasok sa room ko. Pa ano sila pa isa-isa pumapasok. Bigla-bigla na lang na ano dyan. Dyan sila sa katabi. Actually, nag-aawayan sila dati. Pero, recently lang sila nagsasakitan. Yun, makimaritis na lang tayo. Recently, dalawang beses na ata yun, nag-grabe yung sakitan nila. Kasi nung first time, madaling araw yun, nung alas dos. Like 2 weeks ago. Tapos ngayon. Kasi itong lalaki, nakulong siya. Nakulong, ibang lahi to. Nakulong itong lalaki, kasama nung may-ari ng partition na to. Nakulong silang dalawa for more than 1 week kasi pumunta sila ng club, tapos nagkaroon sila ng kaaway dun. Parang alam niyo yung ang tawag dun, sundang kasi sa amin, alam niyo yung pang ano ng kahoy yun. So my god, may mga hiwa sila dito sa katawan. Akala ko hindi na sila makalabas. Tapos nakalabas sila. Tapos pagkalabas nung lalaki, hindi siya umuwi dito sa room nila mga 2 days bago siya umuwi. Tapos pagka-uwi, first day na pagka-uwi niya, kasi may kapatid yung lalaki dito. So first day na pagka-uwi niya, nag-away sila. Nag-away sila. Ano, sagutan din. Ganito yun, mabunganga kasi yung babae, kaya naiinis ako sa babae na yan. Mabunganga siya, maingay, maliit, pero ang ingay niya. Magsalita, narinig ako sa boses niya, kaya pag ako gumagamit ng kusina, nagmamaldita din ako. Halimbawa, nakikita kong ginagamit niya yung hindi kasi siya marunong mag-English. Nakikita ko ginagamit niya yung gamit ko. Sinasabihin ko, that's mine. That's mine. Ayun ko, don't take from my things. Ginaganon ko siya. Or, sinasadya kong, alam niyo pag nagpiprito kayo na sibuyas, di ba tatalsik yung mantika? Sinasadya kong mainit na, tapos malakas ko ilagay yung sibuyas para tatalsik. And then naman kasi ako nasasaktan sa ano ng sibuyas. Kasi nakakainis eh. Alam niyo yung lagi na lang nila ginagamit yung gamit ko. So siya, pag tatalsik na yung mantika, alis siya. Ako mag-i-stay kasi hindi naman ako nasasaktan sa mantika. Tapos minsan, kinuha ko yung space ng kusina, ganun. Gusto niya magluto, hindi siya makapagluto kasi hindi siya makapag-slice kasi nandun ako. Naiilang din naman siya sa akin. Pero yun lang kasi yung ayoko naman ng away or confrontation from her. Ingay kasi nakainis sa akin din. Paano mo naman i-confront ko, hindi marunong mag-English? Tsaka maliit pa yan, parang ano pa siya, mga 22, 23, mga ganun. Katatapos na ng aming duty guys, and duty ko pala Sunday. So, nung pumunta ako dun sa friend ko, umuwi lang ako mga alas 12, umuwi na din ako. Tapos, meron kaming bagong rules ngayon. Bawal na kami mag-scrub suit sa labas kasi magka-fines kami ng 400. So, paglalabas kami, naka-casual na lang, tapos yung uniform namin nasa bag. Pero meron naman kaming uniform na yellow t-shirt. Yun, pwede siyang gamitin. Nandito ako sa downtown. Yan yung Burj Khalifa. Papunta na ako ng metro station, pauwi na. Alas 6, mag-alas 7 na ng gabi. Yun lang, thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below for more katanungan. Bye! Bye-bye!